Magandang araw mga ka-True Farm. So, andito tayo ngayon sa taas. And ipapakita ko sa inyo yung bagong kuha namin na gagawing additional breeder sa ayun nga sa kaunting baboy natin. So, medyo hinihingal ako. Nakakapagod kasi umakyat. So, tara, samahan niyo ako, puntahan natin. So andito na tayo, no. Ito yung isang inahin natin. Na-AI na to noong basta yung 21 days nito is April 1. So nakalimutan ko na yung exact date nung na-AI siya. So ito, F1 to ng PIC namin. Pero naibenta na eh. Ito, kapatid niya rin to. Nanganak na to. Isang piraso yung anak. Kaso talagang malas eh. Patay din. Overdue na 125 days na ata nung lumabas. Pero okay lang. Ganyan talaga sa pagbababoy. Ang importante, buhay yung inahin. And baka bumawi rin siya. Na-AI na rin pala to nung March 25. Tama. March 25 siya. March 25 siya na AI. Kasi nung nanganak siya, eh, di ba nga patay. Hindi rin naman siya na didean. So, after a week, naglandi ka agad siya. So, ang plano ko talaga dapat is raspahan muna siya para malinis yung matres. Pero, yun nga, ang ginawa ko, in-AI ko na lang. Tignan ko after, kung after 21 days ay maglandi ulit, ililinisan ko na lang raspan, raspahan ko. So, ayun nga, ano, ito na yung mga bagong kuha natin. So, 42 days na ata ito sila simula nung pinanganak. So, yun, nakuha namin ito sa Daan Bantayan, northern part ng Cebu. So, ito. Yan, first pick namin ito. First pick namin and then I think first or second parity ata to ng inahin na yon. So ito sila. And baka magtatanong kayo kung paano yung pamamaraan namin sa pagpili ng mga gagawing breeders. Siguro gagawa na lang natin ang next video yon para ma-explain ng mas maayos. So sa ngayon ay pinasilip ko lang sa inyo kung ano yung sitwasyon dito sa hunting yard namin ng baboy. So yan sila sa awa ng taas, may malulusog naman yan. Nilagyan ko lang ng kugon para katulad niya, gusto niya maglaro, maglalaro sila. At dagdag init na rin, may takip na rin yan kasi ang pwesto namin dito is ito. Ayan. Puro kahoy na sa likod namin. Kaya ang sipa ng hangin dito papunta ay malamig. So since na biik pa lang sila, kung hindi ko tatakpan to, salo nila lahat ng hangin, eh baka magtae. Eh yun yung iniiwasan natin pag biik pa lang eh, yung malamigan sila kasi sigurado magtatae yan. Kaya ayan, may harang yan. Kaya para hindi sila direct tamaan ng hangin. So ayun lang mga ka-True Farm, no. Dito ko na puputulin yung mixing video natin. And maraming salamat sa mga nanood. Ito, mabait to eh. Kaya hindi ako takot na hawakan to. So yun lang, maraming salamat. God bless po sa inyo.